May kwento ako. Babae ako. Share ko lang yung isang pantasya ko na gumuho ng dahil sa pagtataksil. Meron kasi akong boyfriend na nag-abroad. Okay naman kami nung magkasama kami nung nandito pa siya sa piling ko. Well, madami kaming mga pangarap noon. Magkaroon ng bahay, magkasasakyan, magkanegosyo, bago magkapamilya. Hindi naman kasi parang ulan ito nabubuhos ng biglaan. Ay, hindi talaga. Yung mga pinapantasya namin, tuyot pa sa tuyot. Ako din. Kaya pareho namin na pagdesisyonan na yung mga pangarap na ito ay aming pagsumikapan. Kaya yon ang rason at nag-abroad si boyfriend papuntang Singapore. Ako naman, nag-part-time sa pagbebenta ng condo on the side at nagtatrabaho. Ay, napakasipag nyo. Sa sobrang busy namin, may panahon na isang linggo, dalawang linggo, hindi kami nag-uusap. Dahil nagtitiwala naman ako sa kanya. Talaga ba? Dapat hindi. Char lang. At ayun na nga. Ayun na pala ang mitsa ng aming relasyon. Kasi after 6 months, umamin siya sa akin na may iba na siya. 6 months agad-agad. Hindi ako makapaniwala. Malakas ang pakiramdam ko na mahal niya pa ako. At kailangan lang naming magkita para ayusin tong gusot na ito. Ay te, delulo te. Kaya agad-agad nag-book ako ng ticket papuntang Singapore para lang makapag-usap kami. Pero bumungad nga sa akin yung masakit na katotohanan. Magkasama sila sa tinutuluyan nila. Nagkatuluyan na talaga. Nabulabog ko pa nga silang dalawa sa pagkakatulog. Ay, sakit naman yan. Gabi-gabi, iba ang katabi. Nagpaganda pa ako para sa kanya pero hindi pala yun sapat. Hindi pala yun ang makakapagpabalik ng mga nakaraan. Sabi ko nga ay mag-usap kami at sinabi ko na bumalik na siya sa akin. Diba? Ako ang dahilan? Ako ang rason bakit ka nag-abroad? Para sa mga pangarap natin. Pero yung pag-uusap namin hindi nagtagal. Kasi sabi niya, hindi na ako parte ng pangarap niya.